Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video number 363 natin, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at Alden Richards. So kung ngayon lamang po kayo nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click nyo na po yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated, lalo na kay Main at kay Alden. Sa live nga po ni Main Mendoza at ni Kenchan, kasama na rin po itong si Tristan Cheng kahapon, nakatutuwa lamang po na bago po i-introduce talaga ni Main itong si Kenchan ay may pagbanggit pang naganap kay Alden Richards. Pero ngayong araw nga po, ating alamin kung bakit gustong maging dragon nitong si Main Mendoza sa live nila kahapon. At bukod nga po riyan, atin din pong alamin ang mga kaganapan ngayong araw kay Main at kay Alden. Pero bago ang lahat, kami po sa buong team ay nagpapasalamat po sa non-stop subscribing and viewing po ng mga videos natin about Main and Alden. Pero kung kayo po ay nood nga po ng nood ng mga news at updates natin pero hindi pa po kayo nakasubscribe, i-click nyo na po yung subscribe button para po lagi kayong una sa lahat ng mga updates natin about Main and Alden. Maraming salamat din po sa mga followers natin na walang sawa sa pagko-comment, pag-share, at pagbibigay ng mga akmang reactions. At bilang pasasalamat nga po namin, narito po ang mga komentong napili ng aming team patungkol po sa balita natin kahapon. Hayaan nyo pong unahin ko ang komento ni Miss Claudine Cuevas. Ang sabi niya dito, Mr. Pinas, isang malaking check po yung tamang panahon kasi po ay nasa history na po ito ng Aldab. At kahit anong mangyari ay di mawawala. Aldab lang po yung nakagawa ng isang history. All the Love Team ay di pa nagagawa. Iba kasi yung Aldab. Sana po ay makagawa na po ng paraan yung mag-asawa na humarap na lahat sa lahat ng tao at ipagsigawan na yung totoo ng mag-asawa na nga po sila. Wala namang mawawala sa kanila eh. Bagkos ay lalo pa silang mamahalin ng mga tao sa pagsasabi ng totoo at lagi namang nakasupport yung pamilya nila eh, at buong host ng Itbulaga, gaya nila Bossing, Joey De Leon, at Kuya Wally, pati na rin si Kuya Jose. God bless po. I agree po, Miss Claudine Cuevas, no? Lalo na dun sa sinabi ninyong wala na silang dapat pang patunayan. Dahil, syempre, nakatatak na yan eh, hindi lang sa buong Pilipinas, diba? Kundi, sa buong mundo rin po ay nakatatak na po yan kung gaano kalakas ang Aldab. At proud na proud po kami, no? Nasama-sama po tayong lahat sa mga kaganapang iyon. Thank you so much po dahil mula po nung 2015 ay nandyan na po kayo. At ang ikalawa naman pong komento ay mula po kay Maychard GDYYJJ. Ang sabi niya po dito, masasabi mong ADN ka dahil mahal mo sila, hindi yung ADN ka dahil sa pera at sa fame. Ang true Aldab fan ay handang mahalin sila ng buong puso at support sila kahit magkahiwalay sila. Note, ang Aldab Nation, mahal lang talaga sila at wala kaming paki sa pera na binabayad ng iba dyan. At lalo, di kami nag-tweet dahil binayaran kami dahil mahal namin sila. Thank you po, Maychard GDYYJJ. Sayang po, hindi ko po alam yung tunay niyong pangalan. Nang sa gayon ay napasalamatan namin po kayo, no? Totoo po yan. Sinasabi po ninyong yan. Yung iba po, no, sobra kumakapang-bash. Napakayamang tao naman po nang nasa likod ng Aldab Nation. Kung kami po ay binabayaran, 'di ba? Babayaran nila yung 40 million Aldab fans. Hindi pa kasama diyan yung walang internet sa bahay, ha? 'Di ba? Si Mariosep naman, no? Sus Maria. At ang ikatlo naman po nating komento ay nagmula naman po kay Miss Marcela Eridio. Yan, ulitin ko lang, Marcela Eridio. Ang sabi niya po dito, magandang gabi, Mr. Pinas Showbiz News. Kanina habang nanonood po ako ng tamang panahon, teary eyes ako kahit sa napanood ko na noong 2015. Kasi nang hinayang ako at hindi ko napanood ng personal kasi wala na talaga akong mabili na tiket. Sabado nang simulang magbenta ng tiket, Lunes pa lang. Wala nang mabili kahit saan.
Pati mga apo ko, tinulungan na akong makapaghanap, wala rin. Nagpasalamat ako sa balae ko na tumulong din maghanap, wala rin silang nabili. Kaya nag-selfie na lang ako sa harap ng TV para kasama din ako. Timbahay na lang ako. Hanggang ngayon, nandito pa rin true-blooded ADN. Kahit na senior citizen na, 75 years old na ako. Kung saan-saan din ako naka-attend ng mga event nila. Maraming salamat sa balita mo. Lagi akong nanonood ng mga post mo sa YouTube and God bless. Maraming maraming salamat po, no? Sa edad pong ninyong yan, marunong po kayong mag-YouTube. Samantalang yung lola ko na 65 years old pa lang, nako! Ang hilig po akong pagalitan nun kapag hindi ko agad mailipat yung iPad niya sa kalye serye. Kasi po yung iPad, di ba po, bigla po yung mag-a-update na lang. Ganun po sa Apple, nag-a-update po yung software nila. So, ang nangyayari po, gusto niyo manood kaagad ng kalye serye, ako pinapagalitan. Hindi ko naman maipaliwanag na kailangan mag-update ng system. Di ba? So, God bless and stay healthy po sa inyo. Thank you po. So, pag-usapan nga muna natin ng bahagya lang naman po, no, ang naging live ni Maine Mendoza, Kenchan at Trixtan kahapon. Dahil hindi po natin ito naisama sa updates natin. So, sa live nga po nila kanina, Trixtan, ang nagsilbing moderator po ay si Trixtan Cheng. Nang malaman po namin na si Trixtan po yung moderator nila, kampante po kami at sure na sure kami na hindi maisisingit si Mr. Spotted. No? At sa hindi nga po inaasahang pagkakataon ay may pagbanggit si Menggay kay Alden na nakatrabaho daw nila si nilang dalawa ni Alden itong si Kenchan. Sa mga simplihang galawang ganun ni Maine ay sobrang daming kinilig sa live chats at ang dami pong comment, no, doon sa live na yon. At sabi nga po, isa po dyan yung comment ni Miss Andy Magallanes. Ang sabi po niya, sa wakas, Maine, binanggit mo rin si Alden at ayos ang short hair mo, ha, lalo kang bumata. Yan po yung comment niya. At speaking of short hair po, nakapanood po kami ng isang vlog sa YouTube, no, kahapon po yun, na matapos daw pong mapicturean si Maine sa Vista Mall ay agad itong nagpagupit. Ang saya lang talaga makapanood ng mga ganun vlog, no? At makikita nyo nga po sa Instagram story ni Maine, nagpadala po yung MAC ng lipstick po ata yun. Hindi ko alam kung ano yun, pero yung kay Selena po yun, no? So, bibihira lang po yung nakaka-receive ng ganun, lalo na kung ikaw ay MAC maker. No? Talagang kung ano yung request mo sa kanila, ikaw yung top priority nila. Syempre, ikaw ang nagpasok ng pera sa kanila, di ba? So, samantalang po, no, napansin niyo po ba yung post namin sa Facebook natin, sa Facebook page natin kanina? Yan po yung sentro ng mga balita natin kung saan sinabi nga po ni Maine kanina, no? Ah, hindi pala kanina, no, kahapon pala yon sa kanyang live na nais nang maging dragon. Ito po ang aming tinutumbok kanina pa. Kung saan ang mga bashers po or ang mga maka-armin, yung mga maka-armin po, sila po yung gusto po si Mr. Spotted para kay Maine, no? Ang ginagawa po nila ngayon sa kasalukuyan na nakarating din po, no, kay Maine Mendoza sa grupo nila, sa AAA po mismo, nakarating sa kanila yung kinakalat nila. Meron po sa Facebook, sa IG, meron din po sa Twitter at meron din po sa YouTube. Diba? Dahil mabait kami, hindi namin ipapakita ang mga ito kasi baka mabash po sila. Ito lang po 'yon, ano? Ito lang po munang nasa Twitter ang aming ipapakita sa inyo. Pero tinanggal po namin yung pangalan. Pakinggan po ninyo yung narrative niya. Ang sabi po niya, itong mga ADN na to, walang sinisi kundi ang GMA Network. Ang totoo naman kasing dahilan kung bakit nawala ang tambalang Maine at Alden dahil sa bayad or talent fee. Di hamak na mas malaki ang kita ni Alden kaysa kay Maine. Kaya umapela ang AAA at si Maine sa porsyentuhan. Yun. Yun po yung sabi niya, no? Minarapat po namin huwag siyang pangalanan dahil ayaw naman namin na mabash siya, no? Kaya po ako, personally, sa ating Facebook page ay napapost na hindi mukhang pera si Maine. Napakalaking kabuktutan po ng sinasabi ng taong ito na AAA or side ni Maine ang umapela na kung hindi magiging makatarungan ng bayad kay Maine ay ilalayo nila si Maine kay Alden. Makinig po kayo,
no? Kahit anong managements pa yan, no? Kung di man yan AAA, kung anong managements yan, mayroon pa rin pong say si Main Mendoza, no? May say pa rin po si Main Mendoza dyan. At si Main po ay hindi mukhang pera. Napakaraming pera niyan. Diyos ko naman. Ang basa nga namin dito, pinapasabog po ito ng mga fans, no? Ng Armin para po pag-awayin ang mga fans ni Main at ni Alden. Isang malinaw po, no? Malinaw na isang paraan upang buwagin ang Aldab Nation. Sabi nga po ni Miss Adeline Higood, kaya sa live ni Main gusto niyang maging dragon. Dahil sa mga pinagsasabi ng mga bashers na yan. Napakayaman ng isang Main Mendoza. Hindi papayag si Main at si Alden na pera lang ang dahilan kung bakit sila pinaghihiwalay. Salamat po Miss Adeline, no? Pero hindi naman po namin inalalayo sa katotohanan na maaari din naman pong ito ang nangyayari talaga between the managements and GMA Network. Pero please po, no? Huwag niyong pagmukaing pera si Main at si Alden. Meron din po niyan sa YouTube pero hayaan ko na lang pong kayong dumiskubre, no? Muli, amin dilinawin na okay lang na makipag-argue. Huwag lang to the point na magkakapikunan na dahil pare-parehas po tayong fans ni Main at ni Alden. Kung bashers po kayo, ay welcome pa rin po kayo mag-comment. And please expect na irerespeto po namin ang inyong magiging mga opinion. So yun nga, maraming salamat at muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.